speaking sa tao. Okay lang ba sa iyo, Sir Dina? Kumuha tayo ng opinion mula dito na sa mga nag-live streaming natin sa Davao City, si Noraline Fernandez de Lucerna. Sabi niya, happy morning to you both, Sir Ding. May sense po lahat ng opinion ninyo and can honestly tell you that you have a pure heart to serve the people in this country. Sabi niya, so you speak from your heart, sir, and very intelligent person. Diba? Bless you more, Sir Ding. So, ano masasabi mo? Na I want to comment on that. Oh, sige. Alam po ninyo, lahat ng tao intelligent. Mm-mm. Kahit nga aso, intelligent eh. Mm-mm. Kahit ang hayop, intelligent. Yes. Ang kailangan po, ang karunungan po natin, ang isang individual, hanapin po natin ang ating pong kagalingan, ang ating pong talino, ang ating pong kakayahan. Saan po ba ito nababagay? Di ba? We must find our mamaya own. Mamaya bagay ka lang pala doon sa ano. Yeah. Sa... Di ba? Hindi mo pwedeng piliting magtubero ang isang karpintero. Mm-mm, tama. Di ba? Ang dapat po, maski po dito sa mga tumatakbo pong mga nag-aambisyon na maging lingkod bayan, ang una pong tanong sa sarili, sila po ba ay nababagay? Mm-mm. Maging lingkod bayan. Number two, sila po ba ay nahandang isakripisyo? Mm-mm. Dahil hindi po to luxury. Oo nga. Na pagka nanalo ka, you know, honorable ka na o kagalang-galang ka na, taas na ang noo mo, hindi po ganoon hindi yun. Hindi ganoon kadali. Because at the end of the day, you will be judged by how your term, your service affected the lives of the people. Tulad nga po nang nabanggit nyo kanina na, ayun nga, iba-iba siyempre ang tao, no? Yes. So, pati mga damdamin nila, intindihin mo yun, lahat. Ilang population meron tayo, pangangailangan nila, intindihin mo. You must be sensitive to their needs. Meron po tayong kasabihan, you cannot satisfy everyone. Pero, the general rule, pagka po napaangat mo, naiayos mo ang pamumuhay ng karamihan, maging masaya ka na. Tama. Dahil hindi mo po malalahat dapat yan. Dapat ganon. Yes. Yung damdami nung naglilingkod. Now, happy siya kapag may nakatulad. Hindi happy siya sa sarili niya. So, balik po ako dyan. Okay. Lahat po ng tao ay matalino. Kasi kahit nga hayop, matalino, tao pa. Di ho ba? Natuturuan ang hayop. Ang dapat lang, ang kakulangan lang, eh sometimes sumusobra ang talino ng tao. Sa pamamagitan ng? Na mali na siya, ayaw pa niyang aminin. Mm-mm. Dahil ang iniisip niya, siya ang tama. Mm-mm. Di ho ba? Okay. Now, so anong gagawin sa mga ganon? Tukhang na yan. No. Ito tukhang. No. Anyway. Hindi, iwa. Iwasan po ng mga mamamayan ang mga ganyan. Kasi po, mahirap yon. Tandaan po natin, a person who believes he knows everything actually knows a lot of, actually does not know a lot of things. Oo nga. Tang-ayon ako dyan. Ganun po yon. Mm-mm. Okay? Pero, ang paniniwala niya sa kanyang sarili, Alam niya. Nagmamarunong, ibig sabihin. Yes, yan. Okay. Now, so, dapat hindi ganun. Ang proper combination po nito, yung pong puso ng tao. Ng tao. Mm-mm. Yes. Kasi, kung nasa puso po natin ang paglilingkod, you will do everything. Mm-mm. Yung you will be continuously on a search. Mm-mm. You will always be on a search. Mm-mm. On how best and fastest you will be able to achieve your goals. Mm-mm. Ganun dapat po yan. Ganun. Hindi lang po sa public service to. Oo. Kung hindi kahit sa anong bagay. Mm-mm. And again, a leader must be able to inspire. Oo nga. Yan po. Kasi, you know, itong sinasabi, kahit noon sinabi ko kay Presidente, noong unang panalo niya, sabi ko, this is a phenomenon. And I don't believe this will happen again in 100 years. Mm-mm. Wala talaga. No big names. Mm-mm. No political leaders. Mm-mm. Ang mga tao nagsama-sama. Mm-mm. Para kalabanin yung mga established na political institutions in their own particular places. Mm-mm. At nanaig ang kagustuhan ng mamamayan. Mm-mm. Kaya siya nanalo. Mm-mm. Di ba? Totoo yan. Okay.
Hindi nga siya kilala, diba? Bigla no, na lang eh. No, kilala siya. Hindi, I mean, hindi lahat. Doon na sa ano, nagulat na lang. Yeah, but then again, pero pag why did he win? Pag nag-speak kasi si Pangulo, talagang tagus din sa puso. Galing sa puso niya. Precisely. Now, I'm telling you why he won. Sinabi niya, sinabi niya. He did not win because he was Rodrigo Duterte. Oh, yun nga. Okay? He won because the people wants something. Sawang-sawa na sila sa mga leader na ganun at ganoon din, di ba, pagalingan ng presentasyon. Oo nga, diba? Dami dyan. Paniniwalain ang mga tao. Mm-mm. And then, pagdating, pagtapos ng eleksyon at natapos na ang termino nila, ganoon pa rin ang pamumuhay ng mga tao. Mm-mm. Or worse, sumasama ang sitwasyon ng pamumuhay nila. Tama. And this is probably the reason why a lot of other countries have progressed by leaps and bounds. Mm-mm. Iniwan po ang Pilipinas na dating tinitingala ng mga bayan na ito. Mm-mm. Bakit po? Kasi ang mga leader, naging leader po nila ay determinado na baguhin ng positibo ang sitwasyon ng mamayan at ng kanilang bayan. Mm-mm. Nagkaroon po sila ng vision. Mm-mm. Why? Because they were hell-bent on accomplishing a mission. And what was that? To be a good leader of their country. Ganun po yon. May dumadating din naman po na nakakapambola. Di ba? O ano nangyayari? We know what happens to these people. Okay. Di ba? Ang problema kasi na, sa atin dito, mga kababayan natin, yan ang ngayon nasa Facebook na eh, na talagang yung mga binoboto nga nila, hindi nga sila tumitingin doon sa kakayahan. So, yan ang problema dito. So anong solution natin hindi, para... They did this with Duterte. Oo nga. They did this with Duterte. Kasi, sawa na nga po sila sa sitwasyon eh. Mm-mm. Now, tiningnan po nila lahat ng mga kandidato. Mm-mm. Nung una, may naging illusion sila, baka si ganito, baka si ganon. Di ba? But then, when Rodrigo Duterte became decided already, they looked at him. Mm-mm. Why is there noise about this guy? Uh-oh. Bakit may ingay? Uh-uh. Diba? And then a lot of them searched. Mm-mm. How was he when he was a public servant? Uh-oh. More than 20 years as a public servant. People were talking about Davao. Mm-mm. What life is in Davao? Umanga talaga ako sa Davao. Diba? Kaya pala may dahilan, you know, talaga. Davao is a quiet city. Quiet, malinis. Diba? And then, everything is okay. Life is comfortable. And that is what the people want. Okay. A comfortable life. Where you can walk the streets and you will not have to look back on your shoulders. Dahil baka biglang may ho-hold up sa'yo o sasaksak sa'yo. Diba? Yung feeling of security. Kasi nga, kapag may feeling of security ka, pwede kang mangarap eh. Pwede kang mag-isip on whatever you want. Diba? Kasi tama. You feel safe. Tama. So you can plan. Eh ngayon, kung sa sarili mo, they're instilled ang fear, ang insecurity, ang ano mo dyan, siyempre, survival. Si safety ka na lang. Mm-mm. Paano ka pa mag-iisip ng matupad yung ambisyon mo, eh ang problema mo nga eh, survival. Mm-mm. Okay? Tama. So ganun pala si Duterte. Mm-mm. Now, inisip ng mga tao, eh kung itong nangyayari noon sa Davao, na nagawa niya, eh mangyari sa buong Pilipinas, di ba napakaganda? Napakaganda. Yun. Kumbaga yun. Sa sarili pa lang ng niya na paganda niya na. So, even the president knows that. What propelled him to power is this. Mm-mm. Yung realization ng mga tao, yung hunger ng mga tao, yung want ng mga tao for somebody to get them out of a gloomy situation and give them hope. Yun lang, hope. And you know, when he won, the entire nation was inspired. Mm-mm. That is the trait of a leader.